Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is May 18, 2021. At mga kaibigan, no, lalo-lalo na po sa mga first timers or kung hindi niya pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. At the same time mga kaibigan, pwede nyo rin pong i-click yung notification bell para kayo po ay nabibigyan ng impormasyon kapag ako may bagong upload or may bagong live na nakaschedule. At the same time po, no, I hope it's not too demanding, pero pa-click na rin po yung like and share buttons. Lalo-lalo na po mga kaibigan, paki-share din po natin yung ating mga, what do we call this, replays mga kaibigan. Okay? Ginagamit na rin, well, dati pa naman, pero ginagamit na ulit. Okay, sabi ko nga po sa inyo nakaraan, no, mag-uumpisa na yung propaganda machine ng mga dilawan. No? Mag-uumpisa na yan. At nag-uumpisa na nga siya, no? Inumpisahan nila sa Community Pantry, tapos sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, mga kaibigan, ito naman yung bago nilang ini-issue. Okay? Panoorin natin itong video na to na sinabi ni Spok Sari Roque sa kanyang online press conference na ginagawa niya everyday. Okay, panoorin natin to. Once a bayanan said that some of the candidates who would like to run under their slate are still hesitant. Does it make the candidates of the administration in better position? Alam niyo po, kung magkakaroon po ng advantage ang administrasyon, mga kandidato ng administrasyon, ito po ay dahil unang-una, may pandemya. Pangalawa, nakita nila na ginawa ng lahat ng gobyerno. At pangatlo, it will really depend doon sa vaccine roll out. Pero sa tingin ko po, makakamit natin yung nananais natin na better Christmas, no? At yan po talaga ang problema ng mga kandidato ng oposisyon. Ngayon po, inagdadasal nga sila na huwag tayo maging matagumpay dito sa vaccine roll out para silang manalo. Huwag naman pong ganun. Kinakailangan bilang Pilipino, kapit-bisig po tayo. Pagdasal po natin na kahit sila yung oposisyon, magtagumpay itong ating vaccine deployment. Yun. Controversial ngayon yan, mga kaibigan. Controversial ngayon yung sinabi na yan ni Spok Sari Roque. Okay? If I'm not mistaken, kahapon to. Kahapon niya to sinabi. Or kanina. Basta it's very recent. Controversial to ngayon, mga kaibigan. Bakit? Kasi, tinira na naman daw nito ni Spok Sari Roque yung opposition ng undeserved. Okay, wala naman daw ng dahilan para gawin niya yan. Isa sa mga nag-react dito, si Saba. Si Laila De Lima. Ayan, si Saba po yan. Saan na ba? Ayan. Website po ito ni Laila De Lima, pero syempre, hindi ko alam. First comment is, kaninong building to? Anong building to? Hindi ba US ano to? US Supreme Court? Yung building na yan. If I'm not mistaken, ha? Kasi, US Supreme Court yata to eh. So, bakit nasa website ni Laila De Lima ang US Supreme Court? Medyo weird lang, ha? Medyo weird lang, mga kaibigan. Kasi, napansin ko lang naman kanina habang binabasa ko tong article na to na sinulat ni Laila De Lima, pero she's referring to herself in the third person. Weird. But anyway, basahin natin yung sinabi ni Laila De Lima. Okay? Okay, Mr. Roque is no longer able to separate fact from fiction. Nahihibang na raw etong si Spok Sari Roque. His recent spin on the government's snail-paced COVID-19 vaccine rollout is ridiculous as it is baseless. Napakabagal daw kasi ng rollout ng vaccine sa Pilipinas. Mga kaibigan, if I am not mistaken, ang atin pong rollout, vaccine rollout, ay nasa 7,149,020. That is out of the total vaccines na meron tayo ngayon na 7,779,050. Ibig sabihin, mga kaibigan, sa corporate po, no, nung ako po yung nagtatrabaho pa sa corporate world, meron po tayong tinatawag na utilization rate. Okay, utilization rate po, ibig sabihin,
yan po ang gaano ka-epektibo at gaano kabilis gamitin ang ating inventaryo o mga supplies. Utilization rate po yan. Ibig sabihin, kung ito po ang ating pagbabasihan, mga kaibigan, eh, we are utilizing almost 90%+. Ay, kundi 95, mga around 95 to 100, almost 100% ng ating mga nakadeploy na vaccines. Hindi lang po yan, mga kaibigan. Sa isang araw, May 15, 2021, tayo po ay nakapagtala ng 120,000 na injection sa isang araw. So, Laila De Lima, asan ang mabagal na sinasabi mo? Ang mabagal lang dito ay ang usad ng kaso mo. Na dapat ngayon, eh, na ano ka na, nahatulang ka na. Medyo mabagal lang ang usad ng kaso mo, Laila De Lima. Anyway, sabi pa ni Laila De Lima, napaka-desperado ng manisi ng iba para lang mapagtakpan ang patong-patong na kapalpakan nila. Yes! Ang taray mo naman, Laila De Lima. Imbes na tumutok at kumilos ang gobyerno ito para mas mapabilis ang pag-usad, ang usad pagong na distribusyon ng bakuna sa taong bayan, mas inuuna pa nila ang pamumulitika, disgusting and unacceptable. Yan ang sinabi ni Laila De Lima. Sabi ni John Lee, US Capitol Building daw to. Ito, US Capitol Building, sabi ni John Lee. Okay? So ito yung House of Representatives. Nandito yung House of Congress ng US, which still begs the question, bakit yan ang building na nandyan? Bakit hindi ilagay ang Senate Building? Diba? But anyway, that is an observation lang. Napansin ko lang naman yan. Balik tayo sa topic. Ano daw sabi niya? Inuuna pa raw ang pamumulitika, sabi niya. Sabi daw ni Laila De Lima, inuuna raw ang pamumulitika. Pero, mga kaibigan, sino ba itong nagsalita recently? Tatakbo daw siyang Pangulo. Diba? Di ba mga kabakas niya ng mukha to? Mga kaututan dila niya yan? Si Trillanes. O, anong sinabi ni Trillanes? Ay, nako. Nakakatawa talaga to. Sabi ni Trillanes, in view of VP Lenny's preparations to run for governor of Camarines Sur, sure na raw siya, di ba? sabi ni Trillanes, I, together with the Magdalo Group, have decided to convey to the Isambayan Coalition to change my status from being an alternate candidate to being a principal candidate for president to vie for the coalition's nomination. Wow! Unang-una, mga kaibigan, sino si Isambayan? Sino siya para mag-decide? Well, siguro para sa mga liberal, hayaan nila yan, walang problema yan. Pero to speak for the Filipino people, sino si Isambayan? They're practically a nobody na binibigyan ng parang big deal ng traditional media na hindi naman, wala namang kwenta. Sino members nun? Antonio Carpio? Tapos yung mga dilawan sa iba't ibang university? Di ba? At hindi lang yan, mga kaibigan. Eto pa. Nakakadiri daw, di ba, yung pamumulitika sa panahon ng pandemya. So, meron silang isang kaalyado na nagsabi, ako na lang tatakbong Pangulo on behalf of the Liberal Party or on behalf of Isambayan. May umalma, mga kaibigan. May pumalag. Ang humamon. Ang tagal. Bagal na internet. Bilis. Si Lenny Robredo mismo. Oh. Wag daw siyang pangunahan, sabi ni Lenny Robredo. Sila mismo nag-aaway. Ayaw nila ng panahon ng pandemya, 'di ba? Wag daw muna mamulitika. Ayun oh to. Ano tong kalokohang pinaggagawa niya dito, Lenny Robredo? Anong kalokohang pinaggagawa niya dito, Trillanes? Ano to?
Sabi pa ni Trillanes, ni Lenny Robredo, mahaba ito eh. Sabi niya, honest naman ako na sa akin kung kakandidato pa ako, hindi ko nga alam kung kakandidato pa ako. Pero kakandidato pa ako, ano daw? Pakiulit nga, basahin nga natin ito mga kaibigan, baka mali lang ako ng pagkakaintindi o medyo nalilito ako sa pagkakasulat. Ang sabi ni Lenny Robredo, honest naman ako na sa akin, kung kakandidato pa ako, hindi ko nga alam kung kakandidato pa ako, pero kakandidato pa ako. May sense pa ba yung pinagsasabi nitong Allen na to? Ang weird. So, kung kakandidato pa raw siya, pero hindi niya raw alam kung kakandidato pa raw siya. Pero kakandidato pa daw siya. So, asan doon ang hindi alam? Nasaan doon ang kung or if sa English? Ang bobo. Ang bobo talaga ni Lenny Robredo, mga kaibigan. Walang katulad sa kabubuhan to si Lenny Robredo. Ibang level. Tuloy natin. Mas attractive talaga sa akin yung local. Kasi ako, yung hinahanap ko kasi, iyong engagement sa ground. Sabi niya. Ever since iyong trabaho ko sa communities, pero ako, despite that, naiintindihan ko na may responsibilities ako, naiintindihan ko, kaya nga hindi pa ako sarado na hindi ako magkakandidatong presidente kasi anything is possible. Ay, ang labo niya magsalita talaga. Iyong dalawa kong takbo, iyong takbo ko sa Congress, iyong takbo ko sa VP, hindi ko naman iyon pinlano. Hindi ko naman iyon pinlano. Ano daw? sorry, wait. Sumasakit ulo kay Lenny. Yung una daw niyang dalawang pagtakbo, yung sa Congress at sa VP, hindi raw niya pinlano. Nadala lang daw siya doon. Doon lang ako nadala. Lenny Robredo. Ay, nako. Alam niyo po mga kaibigan yung driftwood. Yung driftwood, kahoy na palutang-lutang lang sa dagat. At kung saan dalhin ng alon eh doon lang siya. Yun ang sinasabi ni Lenny Robredo, driftwood lang ako. Para lang akong kahoy na lumulutang sa dagat, no? Kahit saan lang ako dali ng ago, sige. Tatakbo kong resisa, sige, tatakbo ko. Tatakbo kong VP, sige, takbo ko dyan. Wala akong pinaplano eh. Pero kapag nagsasalita siya at naninita siya tungkol sa gobyerno, lagi niyang sasabihin, nasaan ang plano? Nasaan ang datos? Nasaan ang siyensya? Why not practice what you preach, Lenny Robredo? Why not practice what you preach? Ano ka, driftwood? Kahoy ka lang, saan ka anuri ng dagat, dun ka lang? Paano ka... Bobo talaga eh. Sabi ni Antay Bobo, tubol na lang, lumulutang din yun. Anyway, sabi pa ni Lenny Robredo, marami iyong hindi sang-ayon sa akin na ipagpaliban to the last minute. Karapatan naman nila. Karapatan na magkaiba kami ng pananaw. Pero iyong sinasabi ko lang, siguro hindi pandemic. Iba yung pace natin, sabi niya. Sabi ni Sarah Henica Toribio, redundant queen, iyong heist. Ayan, sabi ni Sarah Henica Toribio. Maraming salamat sa super chat. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, kung hindi pandemic, siguro ngayon may desisyon na ako. Siguro kung hindi pandemic ngayon, kung ang desisyon ko kumandidatong local, nandoon na ako magbababad. Pero dahil may mga obligasyon ako dito, hindi ko iyon pwedeng gawin. Gustuhin ko man, hindi ko iyon pwedeng gawin. Ano? Ano daw? Ang hiling niya magulit-ulit ng phrases, no, at sentences. Na lumalabas tuloy, nakakalito yung mga sinasabi niya.
Ito pa sabi niya, and sana iyong sa akin, iyong mga pahayag, magkakandidato sa ganito sa akin, karapatan nyo naman yan, pero huwag naman sana akong pangunahan. Huwag naman akong pangunahan. Talagang kailangan ulitin niya yun. Kapag sinabi mong nakapagdesisyon na ako, mali ka kasi, wala pa akong desisyon. Ay, binuweltahan niya si Trillanes. Uy! So ano, Laila de Lima, kamusta naman ang politika nyo sa loob ng inyong partido? Sabi ni Maya in UK, shoutout po sa inyo, maraming po salamat. Kaya pala wala siyang kwentang peke na vice-presidente. So ang sabi niya, ay, ba't tumakyan ng ganyan? Balik tayo. Ayan. Kapag sinabi mong nakapag-desisyon na ako, mali ka. Kasi wala pa akong desisyon. Eh sino ba ang nagsabi na nag-desisyon na siya? Di ba si Trillanes? Ayan, no? Ito yun, no? In view of VP Lenny's preparation to run for governor of Camarines Sur. So sila-sila ngayon ang nag-aaway? Sila-sila ngayon ang nagsasagutan? O sige lang, tuloy nyo lang yan. Maganda yan. Kapag sinabi mong nakapag-desisyon na ako, mali ka kasi wala pa akong desisyon. And ako, from the very start, honest ako niyan. Kasi kung may desisyon na ako, bakit ko naman itatago iyong desisyon ko? Diyos ko, napaka ano talaga. Kapag sinabi daw ng iba na nakapag-desisyon na siya, mali. Kasi hindi pa raw nangyayari yun. Siya daw, from the very start, honest daw siya dyan. Kasi, bakit daw niya itatago yung desisyon niya kung nagawa naman na niya yun? Kailangan talaga na interpreter, eh, no? Pag nagsasalita, ito si Lenny Robredo. But anyway, ito po yung balita nung May 16. May 16 po yan, mga kaibigan. Linggo. Ito po yung sagot ni Lenny Robredo. Alam niyo naman, si Lenny Robredo ay merong show sa AM radio. At dun po siya sumagot. But anyway, yun po ang sinabi niya. Ay, binatikos niya ngayon itong si Trillanes. So, de Lima. Ano ulit yung sinabi mo, de Lima? Imbes na tumutok at kumilos ang gobyernong ito para mas mapabilis ang pag-usad ng distribution ng bakuna sa taong bayan, mas inuuna pa nila ang pamumulitika. Disgusting and unacceptable. So, pwede ko rin bang sabihin, Laila de Lima, na itong si Lenny Robredo ay disgusting and unacceptable? Pwede ko rin bang sabihin kay Trillanes na si Trillanes ay disgusting and unacceptable ang kanyang pinaggagawa? Mga kaibigan, hindi pa po dyan natatapos ang pamumulitika na itong mga dilawa na ito. No? Totoo po yung sinabi ni Spokes Harry Roque na ginagamit po ngayon ng mga dilawan ang bakuna para makakuha ng boto. Tingnan nyo ito. Kung maalala nyo, mga kaibigan, si Lenny Robredo ay gumawa ng swab cab. Pinag-usapan natin itong swab cab na to. Yung swab cab na sa totoong buhay ay isang mahiganteng bus, ay isang lugar or isang paraan daw niya para makatulong sa gitna ng pandemya. Nagte-testing sila dyan sa loob ng bus na yan. Okay? Libre daw, libre. Okay, hindi yan RT-PCR. Yan yung, what do we call this? Rapid test lang yan. Okay? Na sinasabi na hindi ganun ka-accurate. Nonetheless, ginawa na yan. Nasaan na yung swab cab na yan? Wala na. Nangyari lang yan dalawang beses sa Marikina at sa QC. After nun, wala na. Alam nyo ano lang eh, papogi lang eh. Tapos nagkaroon ng ano? Hindi ko na sinama dito. Pero ngayon mga kaibigan, kung dati merong swab cab, ang gusto naman ngayon gawin ni Lenny Robredo ay vaccine cab. Vaccine cab naman ang gustong gawin ng ALE. Ganun din, same concept mga kaibigan. Merong bus at sila ay mag-i-ineksyon sa loob ng bus. So, Laila de Lima, hindi ginagamit ang bakuna para makaano ng boto. Hindi talaga. Eh, ano to?
Huwag niyo sabihin public service lang to. Eh si Risa Ontiveros nga eh nagpa-ayan. Speaking of Risa Ontiveros, ayan. Speaking of Risa Ontiveros, siya nga nag-ano lang eh, yung testing, hindi pala testing, ano lang, yung check-up, yung mobile clinic. Di ba mayroong mukha niya nakasampal doon sa truck? So ito yung gusto nyong mangyari. Gusto nyong palabasin, kaya paulit-ulit nilang sinasabi mga kaibigan. Paulit-ulit na sinasabi ng oposisyon, tulad ni Laila De Lima na nandito, ang lagi nilang sinasabi, napakabagal ng vaccine rollout, napakabagal ng bakuna. Bakit? Mga kaibigan, para maisip ng tao, mind conditioning mga kaibigan. Para maisip ng mga tao na, ay oo nga, ang bagal ng gobyerno. Bakit hanggang ngayon, wala pa tayo dun sa ating 70% na herd immunity target. Meron pa nga nagsabi na parang napakatanga naman para sa akin yung sinabi. Sabi, tayo daw ang pinakamabagal sa buong Southeast Asia kahit tayo yung number 2 na nag-roll out ng vaccine. Pero tayo pa rin daw yung pinakamabagal. Bakit kailangan nilang gamitin yan? Kasi mga kaibigan, ito na po yung propaganda nila na dadalhin hanggang sa 2022. Ito na po yung propaganda na yon mga kaibigan. Walang labis, walang kulang. Ito na yon. Hindi lang si Lenny Robredo ang gumagawa niyan mga kaibigan. Meron pang isa. Naalala niyo ba si Dick Gordon? Tingnan niyo to. Kahapon lang nabalita to mga kaibigan. Ang tagal. Ang tagal ng internet. Wait lang mga kaibigan. Pero nandyan yan. Sana. Lost siya. Ang bagal talaga ng internet. Anyway, si Dick Gordon mga kaibigan, ginagamit ang Philippine Red Cross para magbenta ng Moderna. 3-5. Kahapon to balita, mga kaibigan. Can't wait for government vaccine, Red Cross to charge 3-5 for Moderna jabs. ABS-CBN po ang nagbalita niyan. Okay? Ano pong sinabi ni Gordon? Sabi niya, if we are going to wait for the government's vaccine to come, mahuhuli. Those of you who cannot wait, you pay 3-5 and that's 2 doses already. Okay, yun ang sinabi niya. 2-5, mga kaibigan. At 3-5 pala. 3-5. Carry na. May bakuna ka na. Oh. Hindi ginagamit ang bakuna para makapamuliti ka. Mga kaibigan, no, kaninang umaga, binawi ng Red Cross yung sinabi nilang yan. Ang sinabi, hindi na si Dick Gordon na nagsalita. Ang nagsalita na yung Vice Chairperson. Governor pala. Governor Carissa Coscolluela. Okay? Ang sinabi, ay hindi namin binebenta yan kasi kami, we are a non-profit organization. Ang gagawin nyo lang, babayaran nyo yung cost of medicine. Okay, babayaran nyo yung cost of medicine, that is $26.83 per dose. Plus administration fee, na ano doon yung administration fee? Bayad mo sa syringe, sa glove, sa PPE, meal and allowances of our doctors and nurses and other essential expenses related to the vaccination. Ay, parang ospital ang PEG. Bibigay namin yung gamot, pero bayaran nyo yung administration fee. Tindi, di ba? Ang tindi. Mga kaibigan, baka hindi nyo narinig yung sinabi ni Dick Gordon recently. Paparinig ko sa inyo sa isang interview ito, mga kaibigan. Paparinig ko sa inyo.
Is it true that you will gun daw po for the presidency? Well, anybody can run for the presidency. Hindi mo sumaya. Kahit si Martin Andera, pwede tumakbong presidente. Ang kailangan talaga may qualification at may track record. At hindi maganda kung ikaw ay may track record, nag-aalangan ka. At ang pinakapangit yung nag-aalangan ka dahil wala kang pera. Sabihin ka agad, wala kang pera, wala kang panalo, hindi ka artistahin, hindi ka makakamakilene yun. Ang kailangan natin ngayon kung tatakbo ay yung talagang may karanasan, may experience, may vision, may integrity na napapatunayan, hindi yung puro salita. At nakikita naman sa mga tao yan. Ngayon, kapag tinatanong ako, malay ko, kaya ko. At sinasabi ko, kaya kong umupo dyan sa pwesto na yan. Kung ngayon, mapapa-under ko yan. No? Tayo naman ay bugado, meron tayong foreign relations experience, marami rin tayong nagagawa na trabaho, na investments sa Subic, sa tourism. Marami rin tayong experience. Pero tatakbo ba ako? Tingnan natin, abangan ang susunod. Magtatanong muna ako sa mga kaibigan natin, yung mga nagtitiwala sa atin, kung okay, kaya natin. Dahil baka yung iba, hindi gusto yung aking pamaraan na talagang pag ako nagpatrabaho, talagang may iyakan dahil kailangan magawa yung trabaho at kailangan tapos nung isang linggo pa. Hindi yung ginagawa na po natin. Hindi pwede yung kailangan mabilis tayo at kailangan alam mo kung saan madadali ng tao. Kaya if you ask me, I'm qualified. I think I'm one of the most qualified. Qualified. I have to say that dahil kailangan sabihin mo, dahil wala naman magsasabing iba. Pero kung ang totoo niyan, kung hahanapin nyo ay yung palabot, yung papaasahin ng tao, hindi papalakihin yung tao, hindi papalakihin yung armed forces, hindi papalakihin yung ekonomiya para may pera tayo pambili ng mga barko, mga submarine, hindi gagawin yung mga dapat gawin sa peace and order, hinahayaan na lang mamatay, yung mga binabaril lang riding in tandem, o di kaya naman walang hanap buhay ang tao, bibigyan na lang, walang tao, walang gobyernong ganong kayaman na magbibigay ng pera palagi. Ang kailangan natin gawin ay, ika nga, if we give a man a fish, you feed him for a day. If you teach him how to fish, you feed him for life. And that is why education is so important. Kaya, marami na ako sinabi dahil yung mga yan, iniisip ko araw-araw. Bata pa ako, iniisip ko na yan. Kasi pag nanonood ako ng TV at ini-interview yung mga presidente ng Amerika, yung mga presidente ng ibang bansa na may problema, sinasagot ko yung tanong, kung ako kaya nandun, kaya kong gawin. At sinasagot ko palagi. Para hindi lang nagagawa ko sa mga ginagawa ko, nasusubukan ko sa aking isipan ko anong gagawin ko. At alam ko, ang puso at damdamin ko ay nasa bayan. Kaya huwag nyo mo akong tanongin dyan dahil ang focus ko ngayon, malabanan natin itong COVID, matapos natin itong COVID, makakuha tayo ng hanap buhay, at magkaroon tayo ng kapayapaan, at magsama-sama tayo, imbis na magtirahan tayo, at yan ang gawin natin para nakafocus tayo mabuti. Magsama-sama daw tayo, imbis na magtirahan. Pero nung nag-uusap sila ni General Parlade, tinawag niyang tanga ang Armed Forces of the Philippines. Tinawag niyang tanga si General Parlade. Diba? Gusto ro niyang i-develop ang Armed Forces of the Philippines, pero ayaw niyang i-develop ang NTF-ELCAC. Basic yun, mga kaibigan. Gusto niyang tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC. Most qualified daw eh. Ang galing. Most qualified daw siya. Oh, saan pa? Saan ka palulugar? Hindi lang si Dick ang problema, mga kaibigan. Nakakadire, di ba? Sabi ni De Lima. Okay? Mas inuuna pa nila ang pamumulitik at disgusting and unacceptable. Sisitahin mo ba tong kaalyado mo, Laila De Lima? Ano? Nagsalita ka ba doon? Hindi. Sige, tuloy pa natin. Marami tayong example, mga kaibigan. Meron pa isa. Eto. Ay, hindi mo na yan. Hindi, tama. Ito na. Isunod na natin to. O, eto. Tito Soto. Eto, hindi to ka aliado ni Laila De Lima. Pero, nakikitaan ng dilawan moves. Sabi ni Tito Soto, ito. Okay, pagtugon ng gobyerno sa pandemya, huwag iugnay daw sa politika, sabi ni Soto. Okay, sabi na nawagan si Senate President Vicente Soto III na huwag nang iugnay ang pagtugon ng gobyerno sa pandemya sa politika. Okay?
ito yung pagsita niya kay Harry Roque, no? Sabi ni Soto, mas magandang magtrabaho na lang para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Oh, ang ganda naman ang sinabi ni Soto dyan. Tapos sinigundahan ni Lacson. Sinigundahan ni Lacson. Iginiit naman ni Senator Panfilo Lacson na hindi ito ang maganda o tamang panahon para sa pag-uusap na para pag-usapan ang politika. Makabubutian niyang tapusin muna natin ang problema sa COVID-19 para maging kasaysayan na lang ito bago sumapit ang 2022. Pero mga kaibigan, ay pag-usapan ng politika, hindi ba mga ipokrito talaga itong mga ito eh. Sana hindi na lang kayo naglalabas ng mga ganyang statement. Ang sabi ni Tito Soto, okay, Senate President Tito Soto said he is discussing with some groups as well as Senator Ping Lacson about possibly running for Vice President. Hmm. Tito Soto yan. We're still talking about it, sabi ni Tito Soto sa CNN. There are also some groups talking to him, kay Lacson. If he so decides, I will surely support him, kay Lacson, for president. Ito naman ang sinabi ni Lacson. I am not entertaining the thought of running for VP. SP Tito Soto is my vice presidential bet and nobody else. So silang dalawa ang tandem daw. Daw. Pero sila rin yung nagsabi na huwag muna natin pag-usapan ng politika. Panahon to ng pandemya eh. Si Lenny Robredo din ang nagsasabi na hindi, pag-unahin natin yung pandemya, pero huwag niyo naman akong pangunahan kung tatakbo ako bilang pangulo. Si Trillanes, huwag natin pag-usapan muna ang politika. Pero pag hindi pumasok si Lenny Robredo, ako na lang gawin yung standard bearer ng isang bayan. Ha? Si Dick Gordon, ayokong pag-usapan ng politika, pero ako ang pinaka-qualified maging presidente. Panahon ng pandemya eh, pero ako ang pinaka-qualified maging presidente. Disgusting, di ba? Sabi ni Laila De Lima. Magagamitin ko ngayon yung salita mo, Laila De Lima, laban sa inyo. Disgusting kayo. Hypocrites. Ito pang isa. Jejo Marbinay. Puro siya statement ngayon na reclassified daw ng IATF, etc., etc. Bakit? Mga kaibigan, simula nung natalo siya, simula 2016, naging maingay lang siya sa dalawang bagay. Una, yung kaso nilang mag-ama. Pangalawa, ngayon sa eleksyon. Mag-i-eleksyon na kasi. Oh, ang dami niyang tweet, oh. May 7 hours ago, May 13. Ang dami niyang mga statement bigla-bigla. Bida-bida na naman si Jejo Marbinay. So mga kaibigan, anong moral of the story dito? May moral of the story tayo. Moral of the story, mga kaibigan, huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng mga politiko dyan, lalo ng mga dilawan. Kasi mga kaibigan, napaka-ipokrito po ng mga dilawan ngayon. Napaka-ipokrito nila. Sasabihin nila, wag mo na pag-usapan ng politika dahil panahon ng pandemya, but in the same breath, sasabihin nila, wag akong pangunahan, ako na lang ang kakandidato, ako ang mas qualified. Ginagamit nila yung pandemic, lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, ginagamit nila yung kakulangan sa bakuna bilang propaganda machine para maisulong nila yung kanilang plataforma. Diyos ko naman, huwag naman ganun. Huwag nyo kaming gawing tanga kasi minamaliit nyong utak namin mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawing tanga, hindi kami ganun. Hindi katulad nung panahon, nung unang panahon, no, nung hindi wala pang social media, konti pa lang ang mga nagsasalita sa social media tulad ko at ang mga iba pang mga vloggers na pro-administration. Yung mga sumusulat sa Facebook, shoutout po sa inyo lahat, you know who you are. Mapamalaki man o maliit. Okay? Konti pa lang nung mga panahon na yun. Ngayon, marami na ang nagsasalita.
hindi nyo na mabobola mga Pilipino ngayon. Hindi nyo na mabobola mga Pilipino ngayon. Huwag nyo kaming gamitin. Huwag nyong gamitin. Diyos ko, lalo-lalo huwag nyong gamitin itong pandemya para sa propaganda nyo mga dilawan kayo. Huwag. Ang kakapal na mga mukha nyo. Sobrang kakapal. So mga kaibigan, once again, okay? Maraming po salamat for joining me today. Don't forget to join me again tomorrow 11 PM on our next Coach Jared Live. At don't forget to like, share, and subscribe my channel. Road to 100K na po tayo mga kaibigan. 2,000 subscriptions more. Okay, yun na lang po ang hinahabol natin mga kaibigan. Para marating ang pinapangarap nating 100K. At shoutout pala sa aking nanay na nanood kanina. Hindi ko alam kung nanonood pa rin siya. Pero, shoutout sa'yo kung nanonood pa rin kayo. Ayan. Celia Africa. Okay. Celia Africa. Mars Kyril. Okay. Danilo Eliana. Vicente Lopez. Benjamin Javeliana. And Maris Ricafort. Ayan. So, good night na po mga kaibigan. I'll see you all tomorrow sa mga kaibigan mo nating OFWs. God bless your day and your work sa mga kaibigan po natin nasa Pilipinas. God bless your rest and may tomorrow be another blessed day for all of you. So I'll see you all tomorrow, 11 PM on our next Coach Jared Live. Bye everyone. I'll see you all tomorrow. Bye.